Hi guys! Hello mga Oragon! Hello mga kalugar! So matutulog ako ng maaga ngayon dahil bukas ay pupunta ako sa grandstand at saka sa Quiapo para i-witness yung dami ng mananampalatayang Kristiyano sa ating poong Nazareno. Matagal na ako dito sa Manila pero bukas ko palang gagawin yung pag-attend sa piyesta ng poong Nazareno. So, gigising ako ng maaga, kaya matutulog ako ngayon ng maaga. So, I do hope and pray na maging ligtas ang lahat ng mga dadalo bukas sa kapistahan ng poong Nazareno. At yun, somehow i-document ko yung ilang aking mga experience doon at i-share ko sa inyo. So, for the meantime, good night guys and sweet dreams. Bye-bye. Good night. Hi guys! So naglalakad na ako papunta ng Quiapo. Andito na ako sa mga Iloneta. Ayan. Kasi walang sasakyan. Kaya super lakad na lang tayo. So, andito na ako guys, sa harap ng National Museum. Ayan, sa kanilang kalsada. Pasin talaga. Siguro ito na yung part ko. Part ko sa pagpunta kay Poong Nazareno. Yung todo lakad. From Paco to Quiapo. So, andito na tayo guys sa likod ng City Hall. Ngayon ko lang nakita ang Manila na walang masyadong traffic. Ito na guys yung SM Manila. Ayan, malapit na ako sa Quiapo. As in, halos talaga walang masyadong sasakyan sa kalsada. So ngayon guys, ayun, so ngayon guys, andito na naman tayo sa park. Alala nyo to, yung park na pinagawa ni Yorme. Dati puno to ng tindahan, so ngayon ito na siya. Tapos na yung Pasko pero marami pa rin siyang mga kulay. Lahat ang daan dito. Ayan. In fairness, madami na pagbabago. Wait, walang daan, so iikot ako. Ayan guys, yung park. Pagod na ako. Ito guys, yung paglakad ko kagabi sa Tulay. At pasalamat ako kasi sabi ko wala nang masyadong tao kasi akala ko tapos na yung translasyon. Pero nung bumaba ako ng Tulay, grabe. Nagulat talaga ako guys, mga Urago, mga kalugar. Dahil as in, punong-puno siya ng tao. So kasi ito yung first time ko na dumalo ng translasyon or ng kapiyestahan ng Poong Nazareno. Hindi ko alam kung anong emosyon yung mararamdaman ko. Kasi talagang nakakagulat, tapos naninindig ang balahibo ko kasi so, sobrang dami ng tao. Ito yung umakyat ako ng overpass. So sa kabilaan siya ay talagang hindi mo halos mahulugan ng karayom sa dami ng tao. So talagang doon ako napabilib na sabi ko talagang ganun ang debosyon ng mga Katoliko pagdating sa Poong Nazareno. Kasi marami na rin ako naririnig na mga dasal na
ang sinagot ng Poong Nazareno, kaya hindi mo din talaga maialis sa mga debotong Katoliko na patuloy na manampalataya at sumunod kay Poong Nazareno. Sa dami guys ng imahin na nakita ko sa translasyon ng Poong Nazareno, ito yung isang imahin na iba talaga yung naramdaman ko, na habang dumadaan siya, nananayo ang mga balahibo ko, na parang hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Pero parang ang pakiramdam ko ay parang super blessed ako dahil nadaanan ako ng Poong Nazareno. For quite some time kasi ako ay parang nagdedebosyon na rin sa Poong Nazareno, pero hindi katulad ng iba na talagang nasa kanila ng pang-araw-araw na buhay yun. Pero ako, nagugulat talaga ako dahil sa sobrang dami ng tao guys. Alam mo yon na parang ikaw yung first timer, tapos makikita mo yung ganitong sitwasyon. Siyempre talagang iba yung pakiramdam mo, lalo't isa kang Katoliko na nananampalataya sa ating Panginoon. Grabe guys, super dami ng tao. Subukan ko makalapit sa simbahan. Minsan may isang dalangin na nanggaling sa simbahan kakas Panginoon. At sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na Anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ng simbahan, may nag-text na sa'yo, eto na yung hinihiling mo. Mabilis. Bakit? Kasi alam ng ating Pong Jesus Nazareno, makakabuti yan sa'yo. Kaya ibinigay niya agad. Pero sumasagot din ang ating Pong Jesus Nazareno ng hindi. Hindi ibig sabihin dahil ayaw niyang ikaw ay bigyan, o ayaw niyang ikaw ay tugunin, o hindi ka niya mahal. Ngunit, marahil sinasabi sa atin, hindi, kasi meron akong mas mabuting ibibigay para sa iyo. Mas makakatulong sa iyo yung ibibigay ko kaysa sa hinihiling mo. Panghuli sa lahat, sinasagot ng ating Pong Jesus Nazareno ang ating panalangin ng not yet. Hindi pa muna, saglit lang. Bakit? Dahil tinuturuan tayo ni Jesus na kumapit sa Kanya, na magdasal sa Kanya, na huwag lumayo sa Kanya. Katotohanan na minsan, kapag ka natugunan na ang ating mga panalangin, mabilis tayong nakakalimot. Mga kapatid, ang isang tunay na deboto, kayang manatili, kayang maging loyal, kayang maging tapat. Dahil naniniwala siyang lahat ng kanyang panalangin ay tinutugon ng ating Pong Jesus Nazareno. Amen? Amen! Kaya naman wala tayong ibang halimbawa kundi ang ating Pong Jesus Nazareno. Siya ang pinakaunang deboto
Sabi nga ni Cardinal Tagle, nung isang taon, hindi ko makakalimutan na si Jesus ang pinakaunang deboto. Bakit? Sapagkat siya ay nagmahal na handang masaktan. Siya ay nagbahagi, siya ay naging tapat. Saan? Sa kalooban ng kanyang ama. Kaya niya niyakap ang kanyang krus. Kaya niya niyakap ang bawat isa sa ating makasalanan. Tayo ang kanyang krus. Kaya naman, sa mga krus na pinapasan natin sa araw-araw, hilingin natin ang biyayang ito mula sa ating Pong Jesus Nazareno, na matuto tayong magmahal na handang masaktan, na matuto tayong magbahagi, magbigay at magsakripisyo, at higit sa lahat, maging tapat sa pang-araw-araw nating buhay sa pagsunod sa ating Pong Jesus Nazareno. At yan ang pasasalamat natin ngayong kapistahan ito, na kaya natin isigaw ng buong puso na ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, ay tapat sa kanyang mga deboto. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Ano ba 'yun? Hindi po ako 'yun.